mapasailalim ang Black Dragons sa pamamahala ni Taiju, binago nila ang kanilang uniform. Sinanay niya ang mga miyembro na parabang isang army at ginawa niyang kamangha-mangha hanggang na ito. What's up mga kaibigan? Welcome back sa Anime Clan Channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Season 2 Episode 2 ng Tokyo Revengers. Pero bago tayo magsimula, bigyan mo ng like ang video na ito at huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Anyway, simulan na natin. Ang Season 2 Episode 2 ay nagsimula sa paalala ni Kasutora sa future na si Hakai Shiba ang 11th generation leader ng Black Dragons. Dagdag pa niya na may usap-usapan na pinatay niya ang nakaraan na leader para sa pera. Pagkatapos, siya na ang namuno sa gang. Hindi makakalimutan ni Takemichi ang sinabi sa kanya ni Kasutora na ang taong ito ay pumapatay para sa pera. Samantala, ipinakita sa timeline na ito na si Hakai ay nakaakbay kay Takemichi at wika pa niya na mula ngayon silang dalawa ay magkapatid na at iniimbitahan niya ito na pumunta sa kanyang bahay. Hindi na alam ni Takemichi ang gagawin dahil si Hakai Shiba ang mamamatay na ito ay gustong makipagkaibigan sa kanya. Nagsalita na din ang nakatatandang kapatid ni Hakai na si Yusu Hashiba na kung silang dalawa ay magkapatid na, dapat siya ang magiging ate para sa kanilang dalawa. Hindi makapaniwala si Takemichi na magkapatid pala ang dalawang ito. Inutusan siya ni Yusuha na ibilis siya ng juice dahil ngayon siya na ang nakababata niyang kapatid. Dagdag pa nito na wala sa itsura ni Takemichi na magaling itong makipaglaban. Tanong niya na kung bakit siya naging captain ng Toman. Ipinagmamalaki nito si Hakai na kayang-kaya siya nitong lampasuhin pero hindi lang siya interesado sa gantong mga bagay. Sang-ayon naman dito si Hina na mukha talagang malakas si Hakai. Bigla ditong tumahimik si Hakai pero nagbiro ito na iisipin pa lang niya ang pagiging top ng Toman ay sumasakit na agad ang ulo niya. Gusto niyang maging malaya. Pinuri ulit siya ni Hina na ang cool ni Hakai pero bigla na naman itong tumahimik. Ipinaliwanag ni Yusuha na mahiyain pala si Hakai at kapag kinakausap siya ng ibang babae, bigla itong naninigas. Ngayon, nagsisimula na magdalawang isip si Takemichi kung ito ba talaga ang Hakai Shiba sa kwento ni Kasutora, ang leader ng Black Dragons na pumatay sa dating leader para sa pera. Hindi siya mukhang masama sa kanyang paningin at sa ngayon, siya ang second division captain ng Toman. Napapaisip na lang siya kung anong nangyari sa loob ng 12 taon. Tanong ni Takemichi dahil siya ang vice captain ng second division, siguradong magkasundo sila ni Mitsuya. Oo naman ang sagot ni Hakai. Dagdag pa niya na huwag maging sobrang magalang si Takemichi dahil magkasing edad lang sila nito. Namangha si Takemichi, wika niya na mukhang matanda na si Hakai. Natawa ito dahil parang hindi magandang paraan iyon ng pagpuri. Sumingit naman si Yusuha na parang nakatatandang kapatid na si Mitsuya para kay Hakai. Kwento ni Hakai na si Mitsuya ang nagturo sa kanya kung paano maging cool at hindi cool na gangster. Para sa kanya si Mitsuya ay katulad ng isang totoong nakatatandang kapatid. Dagdag pa ni Yusuha na gustong gusto talaga ni Hakai si Mitsuya. Ipinakita nito ang phone ni Hakai. Pati na ang wallpaper niya ay si Mitsuya. Kahit na ang kanyang wallpaper ay si Hakai. Nagsisimula na mawirduhan si Takemichi sa magkapatid na ito. Pero masaya siya na bagay talaga si Mitsuya at Hakai para sa isa't isa. Kahit na sa future ay nagkahiwalay sila. Napaisip bigla si Takemichi. Kailan nagka-problema sa pagkakaibigan nila ni Mitsuya? Maaaring sumali siya sa Black Dragons pagkatapos niyang tapusin ang lahat kay Mitsuya. Kung ganun nga ang nangyari, kapag napigilan niya iyon, mapipigilan niya ang Black Dragons na pasamain ang Toman sa future. Wika ni Hakai na malapit na sila sa kanilang bahay. Ngunit bumungad sa kanila ang isang grupo ng mga gangster. Wika ni Yusuha na sila ay nasa panganib dahil ang kapatid nila ay pauwi na. Humingi ng tawad si Hakai, wika niya na mas mabuting umuwi na si Takemichi.
nang biglang may lalaking naglalakad sa gitna. Wika niya na kung ito ba ang kanilang young master na si Hakai. Nakilala ni Takemichi ang lalaking ito dahil isa rin siya sa Black Dragon sa future. Dito niya napagtanto na ang mga ito ay ang Black Dragons. Napansin ng lalaking ito sila Takemichi. May nagsabi na nakita niya ito dati sa Toman. Siya ang First Division Captain. Biglang nagbago ang itsura nito dahil mayroong Toman sa kanilang teritoryo. Tanong nito kung sinusubukan ba niya sila. Hindi siya aalis sa kanilang teritoryo ng buo. Kinakabahan na si Takemichi, iniisip niya kung dito na ba siya mamamatay. Dagdag pa ng lalaking ito na ang buong lugar na ito ay teritoryo ng Black Dragons. Kaya kapag may pumuntang ibang gang dito, inutos ng boss nila na patayin ang mga iyon. Ibig sabihin nun ay patay si Takemichi. Ito pala si Hajime Kokonoi, ang Elite Guard Captain ng 10th Generation Black Dragons. Inutos ng isa na sugurin si Takemichi. Siya naman si Seisho Inui, ang Attack Squad Captain ng 10th Generation Black Dragons. Nagsalita si Hakai na huminahon ang mga ito dahil kaibigan niya si Takemichi. Wika naman ni Yusuha na umatra si Hina dahil hindi nagpipigil ang mga ito kahit na sa babae. Wika ni Koko na kahit ang mga kaibigan ng kanilang young master ay dapat turuan din ng mabuting asal dahil ang gang nila ay hindi makikinig sa kanya. Pinag-uusapan na si Takemichi ng mga Black Dragon members. Hindi na niya alam ang gagawin dahil pati si Hina ay nanganganib na. Biglang nagsalita si Hakai. Inulit niya na huwag nilang saktan ang kanyang mga kaibigan. Nagulat si Takemichi na kilala pala ni Hakai ang mga Black Dragons. Wika ng isang member na kung hindi ba nakikinig si Hakai, hindi sila kumukuha ng utos galing sa kanya. Natatawa nitong sinabi na kung gusto niya na pati ang mga babae ay mamatay din. Biglang sinuntok ni Hakai ang lalaking ito at idinikdik niya ang ulo sa kalsada. Galit na dito si Hakai at pinapaatras niya ang lahat. Gulat na gulat ang mga ito. Kahit si Takemichi ay humanga sa ipinakita niya. Humingi ng tawad si Hakai sa pagkakadamay ni Takemichi dito dahil ang boss ng Black Dragons ay si Taiju Shiba, ang kanilang nakatatandang kapatid. Silang tatlo ay magkakapatid. Hindi ito inaasahan ni Takemichi na kapatid ni Hakai ang Black Dragon leader. Tanong ni Hakai kung nasaan si Taiju. Sagot ni Koko na bumili lang ito sa convenience store. Nainis si Hakai dahil madalang na lang siyang umuwi ng bahay. Dagdag pa niya na ganun talaga ang aasahan sa walang kwentang katulad niya. Bigla siyang tinutukan ng patalim ni Inui. Babala nito na magdahan-dahan sa mga sinasabi niya. Kapag nagsalita pa siya ng hindi maganda sa kanilang boss, ay papatayin niya ito. Pero binaliwala lang ito ni Hakai. Biro nito na masyado siyang seryoso. Tanong ni Inui kung sa palagay ba niya ay hindi niya ito kayang ituloy. Pero biglang inatake ni Yusuha si Inui. Nagbitiw ito ng isang napakalakas na sipa. Bumagsak si Inui sa lakas nito. Si Hina at Takemichi ay napahanga sa ipinakita ni Yusuha. Seryoso ang mukha nitong sinabi na alisin niya ang kanyang kamay sa nakababata niyang kapatid. Pero sa isang iglap lang, nakabangon din agad si Inui. Pinaatras naman siya dito ni Koko dahil sila pa rin ang nakababatang kapatid ng kanilang boss. Sumagot si Inui na sumumpa siya ng katapatan sa kanilang boss pero wala siyang rason para hindi patulan ang mga ito. Wala siyang pakialam kung siya ay babae. Ipapakita niya kung sino ang in charge. Banta nito na papatayin niya silang lahat. Napagtanto ni Takemichi na ang mga ito ay ibang iba sa Toman. Sila ay masasama hanggang sa buto. Wika ni Yusuha na umalis na sila Takemichi at iwan na nila ito sa kanila. Nang papaalis na sila Takemichi, makikita na may lalaking tumatakbo. Sumigaw si Hina na may tao sa likuran ni Takemichi. Ngunit huli na ito, itinakil si Takemichi at hinampas sa lupa. Biglang nagsiyoko ang mga Black Dragon members. Nakatayo ito sa harapan ni Takemichi. Ito pala si Taiju Shiba, ang leader ng 10th Generation Black Dragons.
Ipinakita dito na hindi na makahinga si Takemichi. Wika ni Taiju na hindi ito patas. Mukhang ang mga ito ay mayroong kasiyahan. Binitbit ni Taiju si Takemichi. Wika niya na sasali rin siya sa kasiyahang ito. Tuwang-tuwa si Taiju. Bigla nitong ibinato si Takemichi. Samantala si Hina ay nag-aalala na, ngunit pinigilan siya ni Yusuha. Iniisip ni Takemichi na ito ang kuya ni Hakai. Ang taong ito ang 10th generation leader ng Black Dragons. Napansin ni Takemichi na kanina ay magulo ang mga ito, pero ngayon silang lahat ay nakatayo at nakafocus ang atensyon. Tanong ni Taiju kung sino ang taong ito. Natawa na lang dito si Koko dahil ang kanilang boss ay bigla na lang umatake kahit hindi naman niya kilala kung sino ang taong iyon. Sinabi ni Koko na si Takemichi ang first division captain ng Toman. Natawa si Taiju sa sinabi ni Koko. Akala niya na ito ay nagbibiro lang. Nilinaw ni Koko na totoo iyon. Mas lalo pang natawa dito si Taiju. Hindi siya makapaniwala. Bigla nitong sinipa si Takemichi. Wika niya na nagdala si Hakai ng Toman sa kanilang bahay. Kahit siya na mismo ay ayaw sumali sa Black Dragons kahit ilang beses na niya itong imbitahan. Inutos ni Taiju kay Hakai na bugbugin si Takemichi hanggang sa mamatay. Panagutan niya ito bilang Toman member. Makikita sa mukha ni Hakai na takot ito. Ipinaliwanag niya na hindi alam ni Takemichi na ito ay Black Dragon territory. Napansin din ni Takemichi ang takot ni Hakai para na siyang ibang tao. Wika ni Taiju na wala siyang pakialam kung hindi ito sinasadya ni Takemichi. Tanong niya kung hindi ba narinig ni Hakai ang utos niya. Siya ang kanyang nakababatang kapatid, kaya ibig sabihin nun ay susundin niya ang utos mula sa nakatatanda sa kanya. Ang ugnayan ng pamilya ay mas mahalaga sa lahat. Biglang nagsalita dito si Yusuha na huwag ipitin ni Taiju si Hakai nang bigla na lang siya nitong sinapak. Wika ni Taiju na dahil hindi dinidisiplina ng maayos ni Yusuha si Hakai, kaya siya nagiging ganto. Habang papalapit kay Takemichi, bilin nito na tuturuan niya siya mamaya ng leksyon. Galit na sinabi ni Takemichi na kahit kapatid pa siya, si Yusuha ay babae. Wika nito na nambubugbog din siya ng babae. Sagot ni Taiju na huwag siyang makialam dahil ito ay problema ng mga Shiba. Dagdag pa ni Taiju na panoorin ito ni Hakai dahil ang kuya niya ang mag-aayos ng problema. Dahil ganon ang ginagawa ng isang pamilya. Bigla nitong sinuntok si Takemichi. Ang lahat ng Black Dragons ay nakatingin lang. Sumigaw si Hina na itigil na ito ngayon. Lalapitan niya ang mga ito, ngunit pinigilan siya ni Yusuha dahil hindi magpapakita ng awa si Taiju sa kanya. Sagot ni Hina na hindi niya kayang tumayo na lang dahil si Takemichi ay mamamatay. Biglang sumigaw si Hakai. Pinapahinto nito si Taiju. Nagmamakaawa na ito, pero ang sagot lang ni Taiju na kung hihingi siya ng pabor, kailangan may kapalit ito. Magbigay siya ng katumbas sa pagpapahinto sa kanya. Dahil kung hindi, dito na mamamatay si Takemichi. Wika ni Hakai na aalis siya sa Toman at sasali sa Black Dragons para suportahan niya siya. Ang kapalit nun ay pakakawalan niya si Takemichi. Makikita na wala nang malay si Takemichi. Pagkatapos nito, makikita natin na buhat-buhat siya ni Hakai. Naluluha sa tuwa si Hina nang nagising na siya. Dito na intindihan ni Takemichi na siya ay nawala ng malay sa bugbog. Naalala niya na aalis si Hakai sa Toman para makalaya siya. Humihingi ito ng tawad dahil kasalanan niya ang pag-alis ni Hakai sa Toman. Sagot ni Hakai na hindi niya ito kasalanan dahil dati pa rin niya pinag-iisipan na umalis. Nagpapasalamat ito sa pagtatanggol ni Takemichi para kay Yusuha. Dagdag pa niya na siguradong hindi inaasahan ni Takemichi na ang leader ng Black Dragons ay ang kanyang kuya. Naalala ulit ni Takemichi ang sinabi ni Kasutora sa future na may usap-usapan na pinatay ni Hakai ang dating leader para sa pera at siya na ang namuno sa gang na ito. Naiintindihan na ni Takemichi ang nangyari kaya dapat mayroon siyang gawin sa Black Dragons.
dahil papatay ni Hakai ang kanyang kapatid. Paggising ni Takemichi, sobrang dami nitong iniisip. Kung tama nga ang sinabi ni Kasutora sa future, papatay ni Hakai ang kanyang kapatid, pagkatapos ay pamumunuan niya ang Black Dragons at iyon ang magre-resulta sa future na nakita niya. Dapat niyang pigilan si Hakai sa pagpatay sa kanyang kapatid. Pero kahit sino sa kanila ni Taiju ang maging boss ng Black Dragons, pareho lang itong masamang balita. Kaya ang tangi na lang niyang pwedeng gawin ay labanan ang Black Dragons. Pero iyon ay imposible. Una, si Kisaki at ngayon may Black Dragons pa. Ang problema ay patuloy lang na dumadagdag. Pero kaya niya ito latasin mag-isa. Makikita ang determinasyon sa mukha ni Takemichi. Siya na lang ang nag-iisang makakagawa nito. Hindi niya kaya umasa sa iba. Dapat niyang gawin ito ng mag-isa. Tanong ni Akon kung anong binubulong ni Takemichi. Nagulat si Takemichi. Tanong niya kung anong ginagawa nila dito. Sagot ng mga ito na syempre upang dalawin siya. Dagdag pa ni Makoto na siya ang kanilang captain kaya natural lang ito. Nagsalita din si Takuya na kung palagi na lang padalos-dalos si Takemichi, hindi nila mapag-iisa ang buong First Division. Gulat na gulat si Takemichi na ang mga kaibigan niya ay sumali din sa Toman. Sagot ni Chief Uyu na si Takemichi mismo ang nag-imbita sa kanila. Napatulala na lang si Takemichi nang makita ulit niya si Chief Uyu. Nagsalita si Akon na binasag ng Black Dragons ang balance. Sang-ayon dito si Yamagishi, siguradong magiging mahirap ito. Dagdag pa ni Makoto na siguradong masasangkot dito ang mga top ng Toman. Wika ni Takuya na si Takemichi ay captain na ngayon ng Toman hanggang na lumaki ng 450 members pagkatapos nila kunin ang Valhalla. Ang pagbugbog sa kanya ng Black Dragons ay sapat na para pagsimulan ng away. Nagsalita si Chief Uyu na kung lalabanan nila ang Black Dragons, ito ay laban na hindi pa nila nararanasan dati. Dahil may mga personalidad na kilala doon, dahil sa patuloy nilang pakikipaglaban, tinawag silang Killer Squad. Dito ipinaliwanag ni Chief Uyu na ang Black Dragons ay dating top gang sa buong Kanto region sa madaming henerasyon. Pero ang 10th generation ang pinakamarahas sa lahat at ang pinakamasama sa lahat ng generation ng Black Dragons. Dahil ito sa iisang rason, ang kanilang ruler ay si Taiju Shiba. Kwento ni Chief Uyu na ang Toman at Black Dragons ay may hindi mapuputol na koneksyon. Dahil ang Black Dragons ang rason kung bakit nabuo ang Toman. 2 taon na ang nakakaraan, si Kasutora ay nakipaglaban sa Black Dragons. At dito nabuo ang Toman upang tulungan siya. Pagkatapos nun, nilabanan ng Toman ang Black Dragons. Dinurog ng Toman ang Black Dragons noon at doon sila mabilis na nakilala. Natutuwa si Yamagishi na magiging madali na lang ang laban na ito. Hindi dito sang-ayon si Chief Uyu. Hindi magiging madali ang laban na ito dahil ang tinalo ng Toman noon ay ang 9th generation Black Dragons. Dapat noon pa lang ay nawala na ang Black Dragons. Pero nabuhay ito dahil kay Taiju Shiba. Nang mapasailalim ang Black Dragons sa pamamahala ni Taiju, binago nila ang kanilang uniform. Sinanay niya ang mga miyembro na parabang isang army at ginawa niyang kamangha-mangha hanggang na ito. Namangha si Yamagishi sa mga narinig niya. Nagtataka naman si Makoto dahil kung nagpalit sila ng uniform, malaking pera ang kakailanganin nila. Napaisip ang mga ito kung saan ang galing ang pera nila, ganong hindi rin naman sila ganon katanda sa kanila. 2 taon lang ang agwat ng mga ito sa kanila. Paliwanag ni Chief Uyu, pero hindi tulad ng ibang gangster, ibinebenta ni Taiju ang kanyang karahasan. Hindi lang siya basta ng bubugbog. May mga koneksyon siya sa mayayamang tao at doon siya nakakakuha ng pera kapalit ang kanyang military service. Sa madaling salita, lumalaban siya para sa pera. Naiinis si Takemichi dahil ganto ang Black Dragon sa future, kaya kailangan talaga niya labanan ang mga ito. Ang bagong Black Dragons ay ibang iba sa 9th generation, kaya kung lalabanan sila ng Toman ngayon,
ay maaaring may masasawi. Biglang nagsalita si Takemichi na hindi nila kailangang labanan ang Black Dragons dahil ito ay sa pagitan lang niya at ng Black Dragons. Walang kinalaman dito ang Toman, kaya aayusin niya ito sa sarili niya. Bigla siyang tinawag ni Chief Yu. Wika nito na sumama siya saglit. Nag-ride pala ang dalawa. Pagbaba, pinupuri ni Chief Yu ang kanyang motor dahil ito ay maganda. Ito pala ang momento o ang motor na ginagamit ni Baji. Pero seryoso pa rin si Takemichi. Wika niya na alam niya kung bakit sila nandito, para sabihin na hindi niya kailangan solohin ang lahat ng ito. Pero naiisip ni Takemichi ang sobrang samang future na nakita niya. Nagpatuloy siya na alam niya ang sasabihin ni Chief Yu na nandito lang ang kanyang mga kaibigan. Pero dahil sa pagkamatay ni Akon at Chief Yu sa future, kaya dapat niya itong gawin mag-isa. Natatawa na lang si Chief Yu na hindi niya dinala si Takemichi para doon, dahil gusto lang niya magsaya dito. Dagdag pa ni Chief Yu na hindi iniwan ni Baji ang Toman kay Takemichi para ma-stress. Siguradong pagagalitan siya nito at sasabihan na maging masaya. Napanatag na lang dito ang damdamin ni Takemichi. Ngayon lang niya nararamdaman na hindi siya nag-iisa. Bigla nitong sinabi na siya ay nagmula sa future. At dito na nagtatapos ang Season 2 Episode 2 ng Tokyo Revengers. Maraming salamat guys sa panonood. Ingat!